Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay April 2, 2024, at sa oras sa 9:30 ng umaga, nandito tayo sa may Maynila, at itong nakikita nyo, ito yung Ruas Bridge or Dilpan Bridge. Nandito ngayon ng special operation group ng MMDA sa pangunguna ni Sir Gabriel Go. Ang activities ngayong umaga ay ito, pag titikitan yung mga illegal parking dito or illegally park, yung may driver titikitan at paalisin, yung wala na mga driver mahatak. Nasa kabang tayo ng Arten or Mel Lopez Boulevard. Ito na yung kapadiritso ng Nabutas or Malabon. Wala yung drive eh. Pagka may pagkakataon na hindi binibigay yung license ng mayari, plaka na lang titikitan. Pero walang decision driver. So may impound dito. Ito namang ano bang sasakyan ito? Tamaraw FX yata ito. At red plate. Mahatak ito pagka walang driver. Marami ding nasitang mga motorcycle rider na hindi naka helmet at nakatsinilas. Remind ko lang po kayo sa mga natitigitan. Ibabalik naman sa inyo ang inyong lisensya, titikitan lang kayo.
At pwede nyo nga bayaran yan sa land bank within 10 working days. At sa loob ng 10 araw na yan, pwede kayong mag-complain. Ngayon, sa loob ng 10 araw na yan at hindi nyo nabayaran ang inyong mga ticket, ay doon na kayo pupunta sa main office ng MMDA sa may Pasig, sa may kahabaan ng Julio Vargas. Okay, maraming salamat, sir. Itong isinasagawang clearing operation ng special operation group ng MMDA ay fully coordinated sa Maynila. Kaya inaalalayan tayo ng pulis. Pagkatapos ng Delpan Bridge, dumiretso ang team dito sa may kahabaan ng Mel Lopez Boulevard. Matitikitan itong truck na ito na sakop na yung sidewalk, kasama na rin itong isang van. Walang driver, tinutulak na lang yung van para may iwas sa sidewalk. Sa batas po natin, kailangan it should be able to move on its own. Ibig sabihin, may start, may drive po ng driver. Ngayon, ang tanong, bakit po hindi ka drive yan? Hindi, nagmamadali lang ako kasi. Okay. Nagmamadali kayo? Pinakatit lang ako yung batiri. Yun. Ito po kasi yan. Bawal po kasi kayo. Pag nakabalandra ang kotse, sabi ko sa inyo kanina, pakialis. Diba? Ticket lang yan. Pero nga, oo. Ang problema po, sir, ito po na, ako. Ang problema, tinutulak niya. Hindi po pwede ang delivery part na sasakyan aalisin ng bitulak. Okay, it should be able to mobilize or move. Tapos, okay, tapos na po ba, sir? Tapos na po ba? Oh. Alala po namin tinulak. Dahil na-surprise po kami. Wala pong abiso sa amin. Sino po ba dapat mong abiso sa inyo? Hindi dapat. Hindi po ang dapat nag-abiso. Yeah. Hindi na yun. Ang tagal na po din yan. Wala naman po. Hindi naman dinadala. Inisip namin na hindi naman yung violation nasa tagalin lamang. May lisensya ka ba, Tay? May lisensya ka po? Ano? May lisensya ka ba? Lisensyado ka po. May lisensya ka, may driver's license ka? Ay, hindi ako driver. Ay, hindi ka driver. Ikaw po ba? May lisensya kayo? Wala rin. Ganito po yan. Kung meron man po sa inyo may lisensya, alam niyo dapat na ang sidewalk hindi po pwede binabalandrahan o pinaparadahan. Tay, ako po muna. Ito po yan. Sinasabi niyo matagal na yan nandyan. Oo, sir.
last month, nag-operate po ako, wala po yan dyan. Kung nandyan po yan, natikita na po kayo. Meron po po kayo nag-operate, sir. Sir, last month, nandito po. Nandyan na po sir, yan. Sir, saka ito po. Opo. Yung sinasabi niyo mag-aabiso, kung ano po na mag-aabiso, meron po ba nag-aabiso sa inyo pag may operation dito? Nandyan. Sir, kami, ano, ganito na lang siya. Kahit bawal po yung ginawa nyo. O ito ang tanong ko ngayon. Natikita na yan. Okay, tapos tayo dyan. Natikita nyo na. Sino nakatikit? Beles, boss. Beles! Nasa si Beles? Beles. Dito na lang po sa kasakalan. Dito na lang. Hindi po kayo magdidid ka sa akin. Ito po yan. Para malaman nyo. Beles! Nasa si Beles? Beles. Natikita mo na ba itong yelo na ano? Close ban? Beles. Okay. Unattended na. Okay. So may ticket na po kayo. Hindi, wala pa po. Nasaan daw yung ticket? Nasaan yung ticket? Beles. Beles! O ito. Give and take tayo. Ito, pinasok nyo na. Kahit bawal yung ginawa nyo. May ticket na. Tapos na tayo dyan. Next question. Ito po ba? Paano nyo maalis yan? Alisin lang po yan. Alisin lang po yan. Kailan nyo pumaalis? Ngayon lang. Wala na may ticket na. Ito po, Tay. Bibigyan kita ng 5 minuto. Dito ka, wag, sir. Limang minuto. Anong limang minuto? Stay 5 seconds lang yan. Wag naman. Paano po maging 25 seconds? 5 minutes, 1 second. Sir, 5 minutes, hindi ko kami super man, sir. Pasensya na po kayo, ha? Trailer po yan. Tatanggalin lang, meron po kami parking lot doon. Boss. Opo. Tay. Opo. May parking lot po pala kayo. Bakit yung binabalandra sa side po? Hindi ko nakabalandra sa tingin namin. Saan po maglalakad yung tao? Tay, kayo po. Saan po pwede maglakad? Kung kaya niyo po sumiksik dyan. Tatagilid po kayo. Tama po. Tay, sana po maintindihan niyo kami. Nakikusap naman po. Ayusin naman po natin. Okay, ganito. Magbibigyan ko pa kayo ulit. Bukas pag bumalik ako nandiyan yung hatakin ko, ha? Oo. Okay. Opo. Pangalawa, mamaya pag ikot ko, pag yan nandiyan pa. Opo, sir. Ano gagawin natin? Hindi at akin! Kahit hanggang yung sinabi lang po, kahit hanggang bukas. May time naman kami. Opo. So, bibigyan ko kayo hanggang bukas. Pag yan nandiyan bukas na atake ko, wala na tayo pag-uusapan. Ha? Sa susunod, wag po kayo ano. Wag nyo itutulak yung mga tao. Pwede po kayo makipag-usap sa akin. Nandiyan lang po ako, di ba? Kailangan mo namin na itulak yan, sir. Wag po tayo. Kasi pinaliliwan na ninyo na bawal. Bawal po tayo. Ngayon, ang inisip namin, yung violation, hindi naman namin 90 yan na bawal na itulak. Dahil wala naman yung kami nakikita ng nag-tihig na kung ano mga bawal kung ano. Kung nakikita po namin, naabisuan kami sa mga clearing, gagawin po namin. Ay, matagal na po tayo po. Ito po, hindi na po ako nakikipagtalo sa inyo. Kasi sabi ko lang sa inyo, alam natin yan, ang bangkit hindi po pwede pala try. Alam din natin sa sarili natin, aminin man natin o hindi, alam natin mali po yung paradahan natin. So ngayon, sinasabing abiso, hindi po dapat inaabisuan ang clearing operation. Dahil kung nag-abiso pa po tayo, ano pa po kwenta ng trabaho natin? Hindi pag sinabihan kayo, alisin nyo, mamaya balik kayo. Kung meron po nag-aabiso ng clearing dito, mali po yun. Ha? Kasi bukas, pagbibigyan kayo, hanggang bukas, pag yan po, ay hindi na alis, ha-attacking ko, ha? Wala na po tayong pag-usapan, wala nang tulakan, wala nang away na mangyari. Klaro po tayo. Klaro po yan, ha? Salamat! Ginagawa niyo, nakikinusok na ako, di ba? Alin kayo!
Ang issue kasi mga kabayan, ito yung ang issue kasi mga kabayan, ito yung footage kanina. Ayan, nakahamba lang sa sidewalk yung tricycle kaya na sampa sa tow truck. Dito ang operations natin today. Well, alam naman natin the Road 10 no or the R10 is a big or a major thoroughfare lalo-lalo po dito sa Manila. It connects not only in Manila but also it goes to Navotas, it goes to Malabon. So napaka-busy po nitong highway na to in which most of the cars or most of the trucks that are passing through here are carrying commodities or mga essential goods po natin na galing po sa mga pier. So it is a must no to ensure that the roads are clear all the time para kahit papaano hindi po maantala ang mga deliveries ng ating mga cargos, hindi maantala ang mga supply chain natin. So that is one reason bakit natin kiniklear po itong area na to. Pangalawa, as I said, this is a major thoroughfare. So a major thoroughfare should be kept clear all the time. Dahil ito po ay meant to be a continuous mobility. Hindi lang po sa mga cargo vans, sa mga cargo trucks, but also sa mga sasakyan na tumatahak po dito sa Metro Manila. Especially now na everyone's back in Manila after the Holy Week. Yes, that is correct. No? We are expecting talaga na, even before the Holy Week, napakadami po ng influx ng sasakyan. And syempre, it will be a normal thing already sa dami po ng mga tao o mga mamayan natin na may sasakyan, na talagang dumadagdag ang volume ng mga sasakyan natin sa kalsada. So it is our due responsibility to ensure that yung mga kalsada, mga mabuhay lanes, mga major thoroughfares, or even secondary roads na wala po mga obstruction para kahit paano makatulong po tayo sa pagluwag ng flow ng traffic natin. Sir Gab, halos sa mga nakikita natin, mga nasita natin, is yung mga nag-park dito sa walkway, kaano po ba kadelikado na ginagawang parking lot, yung isa ginawa pang talyer? For one, lagi po natin pinapaalalahanan ng publiko, ang sidewalk is meant for pedestrian. Ito po ay ginawa ng gobyerno para magkaroon po ng safe passage ang ating mga pedestrian. Hindi po ito ginagawang extension, tulad po ng mga nakikita natin, ginagawang talyer, ginagawang paradahan, that it will defy the purpose eh. Unang-una, road safety wise. Yung mga tao o yung mga lalo po, yung mga matatanda o yung mga seniors po natin and even mga bata na supposedly dadaan po sila sa sidewalk, they are forced to walk on the street sa gilid po ng kalsada, which in return no, nagkakaroon po ng safety issues. And pangalawa, it also connects to the traffic congestion dahil yung mga kotse, imbis na tuloy-tuloy ang pagpapatakbo nila, tumitigil or kailangan po lang iwasan yung mga naglalakad sa kalsada. That's why it's a very important thing na ang mga sidewalk should be kept clear all the time. Sir Gab, kanina yung isang tricycle driver sabi tinanggalan daw sila ng hanap buhay. Anong gusto daw, magnakaw na lang? Ay, alam nyo, it's hindi naman po rason yung hanap buhay. Everyone needs to make a living, but lagi natin pinapaalalahanan din na ang paghahanap buhay dapat po yan ilagay sa tamang paraan at lalong-lalo po sa tamang lugar. Hindi naman po pwedeng tulad po ng iba, yung iba nag-sidecar o nagka-tricycle, malalaman po natin wala naman pong lisensya. So it goes down again to the safety standards or the safety issues, no? Lalo-lalo po sa mga public utility vehicles natin na nagkakarga or nag-aangkas po sila ng mga pasahero na dapat we have to keep in mind yung safety. E kaso yun nga po, nakikita natin iba walang lisensya, kawawa naman po ang mga pasahero just in case worst comes to worst ay magkaroon po ng aberya or aksidente. Sir, pasi kung marami kayo nahuling mga motorsiklo, talaga bang talamak na yung mga kawalan ng disiplina ng mga motorcycle riders? Isa po yan sa nagiging issues po natin, no? Dahil ang dami mga rason eh. Sinasabi po na dyan lang naman, nanggaling lang po kami ng palengke or dyan lang po sa kanto. But the fact is, sumampa po kayo sa inyong mga motor,
nagmamaneho po kayo ng motorized vehicle, automatically you should have a license to operate one. And I said, no, as I said, pangalawa, safety issues. Tulad po ng mga nakikita natin, may maangkas na anak, mga bata, or whatsoever. Eh, pag nagkaroon po ng aksidente, where will be the liability? Nawawalan po ng liability yung driver. And yun nga po, as you said, disiplina. That is what we are trying to enforce here. We want to instill the discipline sa ating publiko. Kailangan natin isipin ang kapakanan ng bawat isa, lalo-lalo po sa mga lansangan, lalo na kung gusto po natin ng kaayusan. Dapat po maging considerate at magtulungan po tayo. Okay. Thank you, sir.